Good morning guys, good morning Sunday, good morning everyone. Guys, ngayon, tuturuan ko na naman kayo sa ano, paano maglinis ng throttle body ng ating sasakyan. So, mamaya, kasi yung sasakyan ko medyo matagal na talaga na hindi na nalinis. So, ilang taon na yan, 5 years na yan sa akin, so medyo marumi-rumi na. Kita ko kahapon, napakadumi. Kasi talagang nililinis ko ngayon guys dahil nga bibiyahe ako. Pine-prepare ko talaga siya. Tapos napapansin ko din na nung mga nakaraang araw, bumibiyahe ako ng Rollston. Medyo malayo din kasi yung site ko guys. Nung nakaraang araw, parang kuwan siya. Hindi siya kaagad mag-accelerate. So, ano siya, yung parang hesitate, yung unti-unti siya, tapos biglang bubuelo na ganun. So, kaya, ngayon guys, lilinisin ko yung throttle body. Pakita ko sa inyo kung paano lilinisin yan. Kasi isa sa mga dahilan yan. Saka kung gusto ko rin sanang tanggalin yung oil strainer ng BBTI niya. Kasi tagal na din na hindi na na-linis yun. So, gusto ko rin linisin kaso nandun sa ilalim, dukotin. Hindi ko madukot. Wala akong pandukot na tools para buksan. Kailangan kasi buksan yung intake manifold dahil latabunan siya ng intake manifold. Meti nga kasi yung intake manifold, yung pinaka-adapter niya, spacer niya doon sa body, sa engine block. Yun yung nakatabon doon sa oil strainer plug na para doon sa BBTI. Kaya hindi ko siguro yun matatanggal. So ang gagawin ko na lang, lilinisin ko na lang yung throttle body. So pati na rin yung map sensor. So let's go guys. Tingnan na lang natin maya. See you there. Okay. Ito na tayo guys. Kukunin muna natin yung gamit natin. Ito nga pala guys. Ito yung gagamitin ko panlinis. Ito yung throttle body and carb cleaner. Ito yan. Ito yung gagamitin ko panlinis doon. Ano pala? Wala siyang kuan. Hindi ko napansin. Wala siyang hose. Tingnan nga. Wala nga. Wala siyang hose, pasama. Ano ga? Kung napansin na. Baka may pasama, hindi ko lang nahingi. Tapos, bumili na rin ako ng injector cleaner. Petrol injector cleaner. Ayan o. Ang ano nito guys, hindi ko ito ang gagawin ko na lang kasi nga, wala rin akong pang spray, pang pressure. Ihalo ko na lang doon sa gasolina. So ang nakalagay naman dito ay ihalo lang sa kuan sa gasolina sa fuel tank. Ayun oh. Kailangan i-full tank ko lang siya. Nakalagay naman dito. Ayun ko kung makikita, mababasa niyo. Ayun oh. Direction to use. Yan na. Calibre petrol injector. Cleaner should be used once every 5,000 kilometers. Add 1 300 ml bottle to full tank of fuel. So, treats 40 to 80 liters. So, yun yung kuan dapat ang kuan. Pero, hindi ko alam kung ilang litro ang laman nitong isang full tank guys. Kasi, maliit naman yung sasakyan ko. Pero kuan ko pa rin to. Ilagay ko pa rin. Kasi sabi naman dito 40 to 80 liters. Okay lang yan.
Basta ibuhos ko na lang yan lahat doon para malinis na rin yung injector niya. So every 5,000 kilometers pala ang tatakbuhin ng sasakyan natin, dapat pala malagyan natin dito sa kuha natin. Mahaluan nito para malinis yung injector natin, para manatiling fuel efficiency siya. Fuel efficient. So, okay guys, let's go. Baklasin na natin yung buwan. Okay, baklasin ko muna yung buwan guys. Itong air cleaner nya. Okay. Baklasin naman natin. It's okay. Okay na? Ba, lilinisin ko yung throttle body niya. Kasi pagka tumakbo ako nung nakaraan eh, hindi siya ganun kaagad magano yung bibirit. Hindi kaagad nag-accelerate. Oo, siguraduhin mo. Kasi sayang ang sasakyan pag konting ano pa naman dito eh, yung single nila. Kaya nga eh, DIY ko na lang. Kita ba? Saman natin na. Tiningnan ko kahapon, napakarumi ng throttle body niya. Oo. Tingnan ko. Gusto ko sanang baklasin yung strainer ng kuan. BBTI kaso di ko madukot. Natabunan nitong intake manifold, kailangan baklasin yung buong kuan. Intake manifold. Ah, mabuti ka, wala mong kalkalkalkalin. Eh, pagtiyagaan na lang. Ako, wala. Okay. Meron naman dyan sa ano, mekaniko diyan eh, kasi lang magbabayad nga lang tayo. Kalkalin ko na lang to. Tabi muna natin yan. And then, may isa pa tayong nakalimutan guys. Yung socket trends. Kalimutan ko socket trends. Ito yung camera ko guys, wala kang mapristuhan camera. Kano ko ito ipristo? Natin. So, andyan niya sir. Tatanggalin natin ito guys. Kukunin ko lang yung ratchet trends natin.
baklas. Kailangan itong malinis. Ito pa guys, isa pa ito. Kalimutan kong baklasin yung battery. Kailangan talaga tanggalin yung battery terminal. So, tatanggalin muna natin guys kasi delikado, baka magtanggal pa naman tayo ng electrical ano niya, component. So, baklas muna natin to. Yun. Kukula natin. Kukula. Sige. So ayan guys. Ayan. Tingnan mo guys, napakadami. Napaka maalikabok. Yan yung lininisin natin. Ayan, sprayhan natin yan guys. Kunin natin yung pang spray natin. Okay. Spray it. Yan yung throttle body natin guys. Yan yung lilinisan natin kasi ito, kita mo. Kita nyo, ang dumi. Nangingitim na. Siguro nag ano na yung sakin ko pagka
arangkada, magaano siya. Grabe guys, grabe yung dami niya. Tandahan lang. Kailangan talaga rin yan si Martin to. Ayan, medyo malinis-linis na.
Linis na. Ngayon guys, makikita nyo malinis na, napakalinis niya na, oh. Hindi na, wala nang itim. Ngayon, para malinis natin yung loob, ang advice ko sa iyo guys, huwag na huwag nyong itulak sa daliri ito, itong plate niya, yung bulb niya dyan sa loob. Huwag na huwag nyong itulak sa daliri yan. Kasi once na maitulak nyo yan, masisense ng computer box, magluloko yung sasakyan nyo. Hindi na magtitino. Kailangan na naman ipa-reset nyo doon sa kasa kung saan mayroong pang-reset. Kung may computer kayo na may pang-reset, may software pwede. Pero itong sa mga DIY, wala kasi tayo. Kailangan nating anuhin yan. Bubuksan natin yan para marinis natin yung loob sa pamagitan ng buksan natin yung power, i-on natin yung ignition switch. Buksan natin yung power. Pero yung mga binaklas natin mga sakit guys ng mga sensor niya, ibabalik natin bago natin buksan yung power. Babalik natin yan para hindi masisense ng computer box na merong bukas. Baka magkaroon tayo ng check engine doon sa dashboard. So yan, binalik ko na. So yan, kumuha ko na pantuko dito sa accelerator pedal. Tapos i-diin lang natin yung accelerator pedal doon para magbukas siya. So yun, panoorin nyo. Ipuan ko dito. Diin ko doon sa paano ba? Tapos yun itong walang hawak ng camera, mag-iisa. So yan guys, tutukuran ko doon sana. Bubuksan ko yung ignition key, tapos tutukuran ko, magbubukas yan. Bukas. Guys, bumukas na. Ngayon, sprayan na natin yan.
guys, masakit yan pag ano, dahan-dahan lang kayong linis dito. Mas maganda kung grabe ang dami. Dami sa loob. Parang hindi ako satisfied guys. Kailangan kong buksan to. Ayun. Buti na lang wala yung kamay ko. Sumara. Sakit pa naman yun guys. Siguro humigay yung tukod ko dito. Sabi ko na nga ba eh. Natanggal yung tukod ko. Ganito na lang gagawin natin guys. Buksan ko na lang yan guys. Ayan, tanggalin ko muna ulit yung battery, negative terminal yung battery. Okay. Ayan. Tapos buksan ko na lang yan. No choice. No choice tayo guys. Guys. Dumilim. Buksan lang talaga natin guys. No choice tayo. Wala tayong choice. Hindi natin marinis ng maayos yung loob. Situ si no choice tayo guys, no choice, kailangan buksan.
tanggal naman ito guys, eh, kailangan tandaan nyo lang kung saan nyo nilagay, saan nyo binunot para mailagay nyo pagbalik. Para hindi kayo malito, picturean nyo, punan nyo ng picture para may susundan kayo pag balik nyo. Jesus, ganun. Tingnan nyo guys, tingnan nyo, kita ba, grabe ang dumi. Jesus, kaya lang natin itong malinis guys. Guys, ingat kayo guys kasi may uring po siya. Sus, nahulog pa. Yun. Yung delikado guys. Bantayan niya talaga guys kasi may uring siya dito. So, kailangan be careful guys. Tumi talaga.
Tagal na kasi itong hindi nalinis, guys. Ilang kuha na to, 5 taon ko na to. Hindi naman to brand new nung makuha ko, 5 taon na sa akin. Tapos nung pagdala dito galing Japan, hindi ko alam kung nalinis din ba ito ng mekaniko o hindi. Basta nung makuha ko to second hand, ngayon napaka dumi niya na. So medyo malinis, malinis na guys. Ayan o, malinis na. Kagaya kanina, sobrang dumi. Grabe. Grabe yung dumi kanina. Baligtarin naman natin. Kasi yung ano niya, nandito dito. Baklas ka ng ganito guys, kailangan maingat kayo sa ano, binabaklas nyo, kasi may mga o-ring na hindi nyo na papansin na may o-ring pala, baka mahuhulog, mawala. Hindi nyo alam na may nahulog na palang gamit na pyesa, so kailangan maingat. Ito guys, okay nito, may o-ring dito. So yun, tanggalin natin tuloy. Hindi pala barado guys. Kinisin na rin natin. Linisin na rin natin ito since na nabaklas na natin. Linis na rin, linis. Ngayon ko lang ito guys nabuksan, first time kong magbukas nito. Ang hirap lukutin talaga guys, di ko mabaklas itong manifold. Gusto ko sana mabaklasin yung oil strainer ng BBTI. Kaya lang wala akong ibang extension eh. Ito lang yung meron ako, extension. Kasi yung kuan, yung sinasabi kong strainer nandito. Kita ko sa inyo. Ito yung BBTI niya, guys. Ayan.
Yan yung BBTI solenoid. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo yan. Ayan o. Ito. Ito yan. Ayan. Ngayon, yung strainer niya ay nandito dito. Di kumadukot. Kasi nga, ayan o, hindi makikita. Hindi makikita. Ayan guys, nakikita nyo. Ayan yung BBTI solenoid. Ito. Ito yun. Ito yun. Ito yung wire niya. Ngayon, yung BBTI solenoid strainer. Hindi dito. Pakita ko sa inyo. Ano ba? Hindi makikita. Pwede rin kasi. Ayan guys. Oh, ayan, malinaw. Mayroong ilaw. Ayan yung BBTI solenoid. Ito yung wire niya. Ayan. So, ito yung solenoid na BBTI. Ito yung nagpapa-advance ng camshaft natin guys, para mag-boost yung power ng engine natin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong oil strainer niya. Ito yung intake manifold guys. Ito yun. Yan yung seat na yan. Yan yung intake manifold na yan. Yan o. Itong mga plastic na to. Yan. Yan. Kasi dito sa intake port na to, ito yun. Dito naka-mount itong throttle body natin. Yung throttle body. Ngayon, since nililinis natin yan, ang gusto kong rin sana lilinisin yung strainer. Kaya lang hindi ko matanggal kasi mayroong nakakaharang. Ayan oh. Ayan guys oh. Kita niyo ba? Itong ko ano to, ito. Yan yan yung strainer. Nandiyan sa ilalim na yan. Ngayon pag tinanggal ko, inaharangan siya ng tingan ng ano, itong adapter nating manifold. Ayan oh. Naharangan siya. Hindi ko mabaklas. Sinubukan kong baklasin kahapon, pero tumatama, hindi siya mabaklas. Kaya hindi ko siya mababaklas. So, kailangan kong baklasin itong manifold. Kaya lang, wala akong pandukot na sakit. Yan ang problema. Wala akong pandukot na sakit. Ito, kadumi pala nito. Yan o, malalim kasi. Malalim kasi guys, ayun o yung screw sa ilalim. Wala akong pandukot niya, nasa ilalim. Tumatama na dito. Tama na dito sa manifold. Eh, hindi lang yan. Nandito dito pa sa iba. Pero gustong-gusto ko sana ito ng baksin. So, yun na guys. Medyo malinis. Malinis na talaga ang kuha natin. Throttle body. Yan o. Kung makuha na ng power para makuhaan. Malinis ko yung isang side. Ayan o. Ayan na guys. Napakalinis na. So, ganito. Balik na natin yan guys. Try natin ibalik. Gusto ko rin sanang baklasin talaga ang kuan. Baklasin talaga to. So, ito yung mga injector natin guys. Ito. Ito yung power ng injector natin. Itong sa dulo nito, injector yan. Yung kulay blue, kung makikita nyo. Ayan o. Kulay blue sa loob. Yan yung injector. So, ito. Ito yung regulator niya, fuel regulator. Ito yung tinatawag na fuel rail. Yung fuel rail na yan, yan dito yung gasolina. Ito yung petrol niya guys. Ito guys, from tank ito. Galing na itong tanke, itong kuha na to, hose na to. Tapos ayan.
Yan, itong fuel rail na to, pressurize ang gasolina na papasok dito, guys, para i-inject dito sa ano, sa loob ng engine natin. Kasi ang injector natin, 'yun lang yung nag open and close, tapos yung nagme-measure kung gaano ka daming gas ang bibigay niya. So kung ilang, pero ang nagko-control niyan ay computer box. Kung makikita natin yung computer box, ayan guys. Yan yung computer box natin. Natawag nila ng computer box, ayan. So ang yan yung pinaka-utak ng makina natin para umandar yung makina. Ano pa ba? Parang brief ano na rin to, explanation na orientation sa inyo guys kung ano yung mga parts ng makina natin. So ito, ito yung PCB valve nat guys. So kailangan din to, maganda rin ang kuha ng PCB valve, kailangan working condition din yan kasi mag-i-install din yung sasakyan natin, yung makina. Pagka ganun, mag-i-install, hindi maganda ang andar nya. Ito yung humihigop ng mga ng sludge formation, yung pinaka-breather nya, ito tsaka itong isa. So hinihigop nya yung galing pagbaba ng piston, pagkakaroon ng pressure doon sa crankcase, dito yan lalabas. Ito, hinihigop nito. Tsaka ito. So ito, meron tong PCB valve. Meron tong ito, PCB valve ito. Okay guys, so ibalik na lang natin kasi hindi ko talaga makakuan access. Wala nang extension mo, wala. Hindi ko talaga to ma-access. Try ko nga. Kung maabot, try kong maabot. Ayan, sa ibabaw lang to, pero yung ilalim ito, yung ilalim hindi ko maabot, yung ilalim na wala na, ayan o, hindi ko maabot, kaya kailangan ko ng mahabang extension para mabaklas yan. Next time na lang siguro guys, baklasin ko na yan. So i-assemble muna natin to para ma-obserbahan kung ano ba ang improvement sa kanya, may improvement ba kasi nag-rough idle, nag-rough yung minor nya. Natin to, so ibalik natin itong o-ring. Yan, ibalik natin yung o-ring na yan. So ibabalik na natin siya doon sa run niya. So okay, ay nahulog pa yung ano ko, cellphone, nagkabasag-basag tuloy. Sus, buti na lang mayroon akong screen protector. Paano kung wala? So guys, balik natin. Hirap na naman ito ilagay kung saan natin ito ilagay. Pisto, pwesto. So, yun na guys, balik na natin to.
painting. Lagyan mo natin to ng konting langis para smooth pagpasok doon. Pako na langis. Punit pag binalik natin. Lagpa yung cellphone ko guys, basag screen protector. Ito lang may screen protector, kung wala ako bago bago eh nababasag. Yan, ayos natin yung gasket niya. Ayos natin pag set yung gasket, and then yun, pasok na. Yan na guys, stop na ito. Yan, so balik na natin to. Yan, balik natin. So kailangan talaga guys, lapat na lapat yung pagbalik nyo bago nyo higpitan. Kailangan i-sure nyo na lumalapat yung ano nya. Para yung gasket lumapat.
niya. Ito, masakit niya. Ayan. Tapos ito. Ito guys, dito to. Ayan. Yan yung dito siya naka-insert. Ganyan lang. Diin nyo lang. Tapos ito. Ganon din dito. So, okay. So, ang map sensor naman. So, okay na siya dyan. Balik natin itong map sensor. Tingnan natin itong screw. Guys. Thank you.
Yung tamang-tama lang higpit guys, hindi yung masyadong ma higpit kasi plastic lang to, baka mabasag. Ayan, ibalik na naman natin itong buwan. Ibalik na natin ito. Ayan. Ibalik na natin itong sakit niya sa map sensor. Ayan. So, ayan na. Nakabalik na yung buwan. Nakabalik na yung sa throttle body. Map sensor. So, filter na lang. Kung malinis din itong throttle body. Ganda kung lalinisin nyo na rin guys, kasi hindi ko narinis kanina, limutan ko. Ayan, ngayon balik natin yung battery. Kalimutan. Balik natin yung battery. Balik natin yung battery. Ayan. Mamaya natin balik yung filter guys. Try muna natin ito. Panda rin. Ang RPM gas dahil ano to, unang starting pa lang, pero maya maya guys magkano din yan, yung normal. Ayan guys, bumaba na. Bumaba na yung RPM. So, ayan guys, bumaba na yung RPM nya. Ayan na. So naging smooth na siya guys. Ayun o, hindi ko gaya kahapon guys, talagang ang lakas ng vibration nito. Hindi ko maiintindihan ang sabi ko nga bakit nagka ganito.
parang okay naman yung mga spark plug niya. Pag ginunok ko yung spark plug, ayos naman. Tapos working naman lahat. Bakit ganun? Yung binunot ko tong yung itong box ng kuan ng filter box kung saan doon nakakabit yung map sensor, doon binunot ko, doon ko nakita napakarumi pala ng throttle body. Yeah, yun, success. Ayos guys, success tayo ngayon. Okay, so sa mga gustong mag DIY, ito, sundan nyo na lang yung ginagawa ko. Kailang, bibili lang kayo doon sa ano, bibili lang kayo ng mga gamit nyo na gagamitin. Gagamit itong throttle body tuner. Ito. Kainit ito. Ito, bili lang kayo nito, throttle body tuner. Ito. Bili lang kayo niya sa super cheap. Mura lang naman to. One lang to. 11 something. Tapos yung basahan, ganun lang. Eh yung basahan, 4 lang yan. Binili ko lang dun sa Countdown. Ayan ah. Ganun lang. Oh. Ayos na. Wala nang ka-alog-alog. Kagaya kahapon talaga, titingnan natin yung walang ka wala namang check engine kasi nga pinapatay natin yung battery, dinidisconnect natin sa battery, kaya lang nagre-reset ang oras niya guys, pero ayos lang yan. Kita ba? Ayan. Ayos lang yan. Pero wala kang makita ng engine check dyan. So, nagiging smooth na siya. Smooth. Di kagaya kahapon nandito ako sa cabin. Ay! Sabi ko, ba ito? Grabe, ang lakas ng vibration. Tsaka pagka umaarangkada ako guys, grabe. Sa traffic, umaarangkada ako. Hindi kaagad-agad siya na ano, ang hina mak ano siya, hina marangkada. So sa mga gustong mag DIY dyan na gustong makatipid sa gastos nila, kasi medyo gastos din talaga pag mayroon ka sasakyan, so kailangan marunong tayong mag maintenance sa ating sasakyan. Panoorin nyo na lang yung ano ko, yung video ko na to, kung paano nyo, paano ko ginawa yung paglinis ng throttle body. Kailangan din talaga guys, regular cleaning din natin yan, kasi ganun, ano yan eh, parang tinga lang ng tao yan eh, na kailangan tatanggalan ng ano, tutuli para makakarinig ng maayos. Kaya ayun, ngayon ang ganda na ng tunog niya, back to normal na siya. So hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood at suporta. Maraming salamat. Bye-bye. See you sa next video.